Okay, good morning sa inyong lahat mga idol na kabakal. Araw pala ngayon ng Thursday, January 28, 2021. Bali, nag-ereksyon na pala kami ng Raptor Trust namin dito sa may Barangay Bulihan, Science Park 4, Malbar, Batangas City. Yan, nandito kami sa Industrial. Yan. Ang haba pala ng Raptor Trust namin, 15.75 meters. So, bago ko pala ipagpatuloy mga kabakal yung vlog ko, isang malaking shout out pala sa inyong lahat, lalo na yung mga sumusubaybay sa YouTube channel ko. Yan. So, ang stillman na magiting ni Sir Aldrin dito sa company namin na nakagawa. Alright. Ayan na yung mga idol ko na mga tirador na wilder, si Maikin na Bulibal. So yung mga kabakal, yung doon sa dulo kabakal, yung Raptor na ginamit pala namin doon, medyo maliit kasi may planted column naman, did in na kasi doon. Bali yung ano niya, 26 pounds lang yung mga kabakal. Tumitimbang siya ng 581 kilograms. Itong kasunod mga kabakal, na Eric namin na truss, ano naman siya, yung bigat naman niya, 1.6 tons kasi ang ano niya, ang LBS niya, yung libras niya, or pounds, 75 pounds. Yan. Kaya mga kabakal, kung ang labanan yung per kilo, kuwang ko na yung lasa dito. Pero ang kontrata dito ni Boss Binigno Cuarto, per square meter siya. 1,000 per square meter yung kuha niya. Yan. Kaya kuwang kuha yung lasa kasi nasa industrial, maikpit yung protocol ng safety dito. Ang katabi namin dito, project ni Simiso. Pero tumutuloy-tuloy pa rin kami mga kabakal sa Raptor namin. Pero mayroon naman kaming ginamit doon na extension. Pagkatapos may lifeline. Yan. Tapos may gamit din kami doon na access sa may left side saka right side. Each frame. Para komportable yung welder ko doon na titira ng ano. Ng Raptor truss. Ipopulib niya na sa may column. Kasi yung design dito ng engineer, hindi bolted. Kaya welded lang yung required. Kaya yan, puro yan, hinang lang. Pati yung dun sa may tuktok, sa may cooler niya, yung center bracket. Puro welded lang yan. Yan. Pero dito sa may, dito lang yan sa piece 1. Limang pares na Raptor truss. Dito sa may face 2, rinikomenda ni Boss Binigno na ang gagawin namin puro bolted na lang sa tuktok ng trusses, pati yung collar niya na center bracket puro na bolted pati sa may ano, para saglit raw wag irik kapag nakatornil nyo na hayahay na. O yung pamilya ko dyan sa Bicol, shout out sa inyo dyan, lalo yung mga kababayan ko dyan sa barangay Chicho Riverside, Palsong Pula, Camarinesor. Sa kayo mga naging amo ko, naging boss ko, si Boss Larry Luzon. Shout out sa'yo, Boss Larry Luzon. From San Isidro, Ipukot, Pula, Camarinesor. Sa kayo mga nakasama ko sa Siwi, sila Sir Ulysses John Ritual. Shout out sa inyo, Sir. Saka sila Sir Renon Rapada. Shout out sa inyo, Sir. Tapos yung mga foreman kong nakasama sa Chinchilla Road Incorporated na sila si foreman Roberto Elcano Goris, shout out sa inyo, best friend foreman. Tapos si Otol mo na kumpare ko, si paring Ronald Elcano Goris, shout out sa iyo pare. Kumusta yung project nyo dyan sa Masiya ni Siwi? Ang lawak ng additional naman na parking lot na ginagawa nyo dyan. Ingat lagi kayo dyan. Si pare mong Edi, napapalaban dito sa may Science Park 4, Malbar, Batangas City. Ayan, puro manual erection. Ayan. Bali mga kabakal, dito ito na yung foreman ni Boss Binigno Cuarto. Ayan. Binigyan muna ako dito ng 800 per day. Tinatulang ko na kasi medyo wala pa akong tanggap ngayon, ha, Pacquiao, kasi nakukontrata na din ako sa mga ganitong trabaho.
basic na lang sa akin to, itong mga trusses na to. Mga sari-sari, kaya ko rin gawin, katulad ng mga steel gate na may mga design. Yan, grills. Yan, mga ang pakiyaw ko dyan kapag grills naman or gate, kapag labor material, 3,500 per square meter. Katumbas ng 350 per square foot naman. Dalawang klase yung reference na ginagamit ko sa pamamakiyaw ko ng mga steel gate. Magkaiba kasi yan sa presyo dito sa trusses. Pag ganito mga trusses malawakan, kinukuha ko lang ito ng mga 750. Kapag tumawad, pwede na sa 650. Ang pinakamababa, 500 per square meter naman. Para hindi talo, kahit manual erection. Ang system ng erection yan, methodology, fabrication muna siyempre. Kung hindi roll beam yung gagamitin, order ng mga M-split, yon gagawin na nakatapered. Ang kailangan lang doon, radial, yung mga automatic cutting. Ayan ang mga activity pag ganito mga malaking warehouse. Tapos yon pag manumano, simpre gagawa ng gin pole. Ang sukat naman ng dimension ng gin pole, ang standard, 30 cm or katumbas ng 1 feet by 1 feet kwadrado. Pagkatapos, yung doon sa may taas niya, detrace na tubo, schedule 80. Yung nag-rotate yun, steady lang yung lubid doon, umiikot yung gin pole. Yung tubo, umiikot lang yung may siningsing para matibay siya. Kahit mga 10 tinulada, kaya niyang buhatin. Pero yung nylon rope na gamit nyo, dapat mga kabakal, recommended para sure ball. Yung gamitin nyo is 25mm katumbas ng 1 pulgada. Yan. Yan yung mga dapat kailangan sa ganitong trabahong bakal. Yan. Kill! Yan, yun si Michael. Ialay mo kayo sa babakil, pantay mo. Ayan mga kapakal, itutur-tur ko muna kayo dito sa may area ko. Medyo maganda yung galawan dito mga kapakal kasi yung tinatapakan namin, gravel. Kaya hindi siya masyadong risky. Ayan. Ayan. Ayan, kill! Yan, napapala. Ilan haba niyan, Mari doon? 1 meter. Ah, yun. Nakagulapa ng ano. Kahit mga, ano. Gulapa nyo ng mga 20 o 30 pwede na yan. Eh, ano na yan doon? Nakagulapa na yan eh. Matugla na yan. Yan, si Mari doon. Pabalik-balik yan sa Saudi. Sa Saudi money doon? Saan yung Saudi yung inabrodan mo? Saan Saudi? Saudi. Ha? Easy. Isang tirador yan na professional. Isang tirador yan na professional tower crane operator. Kahit mobile crane, alam niya. Imanay doon doon na Taganabwa. Yan yung katamdin ko pag Sunday sa kwintuhan ng kwilahan sa Inuman. Palitan lang kami niyan sa mga joke para sa mga viewers ko. Lagi kami nag-live vlog. Ha? Hindi. Vlog lang to, vlog video. Mamaya ko lang to ipopost. Yan mga kapakan. Yung dalawang wielder ko napapalaban sa taas. Right. Okay guys, Alan J. Danawa, shout out pala sa iyo guys. Yung project natin sa Los Baños.
Paki-follow up lang kay engineer para masimulan na natin. All right. Yung quotation na binigay ko sa iyo, yun yung pasa mo. 503,000. Lagpas kalahating milyon. All right na yun kasi nasa 16,154 kilograms. So katumbas ng 16 tons. So kinuha natin ng 24 yun. 24 per kilo. Pagkatapos, siyempre, nasa atin yung consumable. Umabot yun ng 387,000. 24 per kilo. I-multiply ko naman sa 0.30% para sa mga gamitin natin sa consumable. Especially yung mga welding rod. Yung mga pinting, grinding, cutting, sa cutting outfit, yung mga gamitin natin doon. Pagkatapos, yung portable welding machine, 4 na piraso. So, kailangan si Inger mag-down payment sa atin ng 50% down payment sa kontrata natin para kasama na doon yung budget ng mga tao. Alright. Sana matuloy yun, guys. Para doon naman ako magpasikat ng vlog. Dito kay Kuya Binigno, pwede naman ako dito magpaalam. Walang problema sa kanya. Dahil, ano, alam naman niya na namamakyaw na rin ako ng ganitong trabaho. Ganitong mga steel trusses. So, yun guys, ha. Follow up mo kay engineer. Nagawa naman din natin ang quotation yun. Alright. Napapalaban guys si ano si guys mong ini dito sa ano erection. Ayun. Nakaisa na kaming Raptor Truss. Ikaw na bang guys, busy ka diyan sa dalawang project sa Cavite sa Casamay Fairview. Yung bulsa mo guys, pag Sabado laging may 30k. Ayahay ang buhay. So yun nga mga idol, hindi ko na masyadong hahabaan yung vlog ko. Once again, Edie Niverio magbabakal. Bye bye, hanggang sa muling vlog ko.